Okay, again guys, we're demonstrating again the orthographic presentation in an isometric or pictorial. So natapos na tayo sa top view last time. So this time, let's try to look at the front view. How do you see the front view? How come ito yung kanyang presentation doon sa front view? So kung ito yung ating isometric or pictorial, so tignan natin. You are viewing this object in this direction. Yan. Yan yung front view ng isang object. So tulad nung nilagyan natin ng mga numbers, no? Kung titignan natin from the top, you have 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, and 10. Yung mga corners na yan ay nakita natin doon sa ating top view. Ito yun, 9, 10, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 1 at saka 2. Okay? Since pababa yung tingin natin, magkakaroon ng kasamang number yan. Like yung number 9. Yung number 9, may 22 yan. Kasi pag tinignan mo siya dito, from the top, ito yun. Okay? Kaya yung 9 at sa 22 ay parehas lang yan doon sa top view. Okay? So, kumpleto na tayo doon sa top view. Punta na tayo sa front view. So, ito yung front view natin. You can start on this line. Yan, ito. Line. So, yan is corner 15, 17, 18, 20, and 21. Actually, ito na yan. This is 15. This is 17. 18. 20 at saka 21. Kapag tinitignan mo yung object mula dito, papunta dyan, yung 20 na yan, iisa ang direction yan. Okay? Front view. Kaya isa, ibig sabihin, yung 21 at saka 22 ay iisa yan. Okay? Yung 20 naman, meron siyang invisible line dito that represents letter A. Yung 18 naman is the same as 19. So, ito yung 19 at ito yung letter A. Yun yung tingin mo dyan. Okay? 17, paakyat. So, wala tayo. So, 17, umakyat doon 16. Okay? So, meron tayong linya 17 to 16. Ito yung 16. Okay? Tapos, yung 16 pumunta ng 14. Okay? 16 to 14. Okay? 14 umakyat. 14 umakyat 3. Okay? Tapos, may 3 pumunta ng 1. So, this is number 1. Yung 1 na yan, bumaba to 15. So, ito na siya. 1, 3, 14, 16, 17, 15, 1. Ito yung flat surface na yan. Ito na yung flat surface na yan. Okay? Ang sumunod dyan, yung 17, okay, at saka 18, umakyat is lanting kasi eh. Okay? So, yung 18 na yan is nandoon siya, that is 24. Ito yung 24. 24 connected sa 23, 23. Kung titignan mo, 23 bumaba sa A, 24 bumaba sa 19. Okay? So, yun yung vision mo kung ito ay nasa top view. Kaya nga yung 24 at saka 19 ay parehas, 23 at saka A ay parehas. Ang mga linya na yan, yung mga numbers na yan, ay parehas din yan na magpipresent dito sa baba. Okay? Nevertheless, okay. Ito yung 16, pumunta doon 12. Ito yung 14, pumunta doon 13. So, anong ibig sabihin? Yung 14 is the same as 13, yung 16 is the same as 12. Okay? Umakyat yung 12 to 6, 13 to 4. Okay? Saan mo makikita yung 4 na yan? Yung 4 na yan connected sa 3. Meron ka ng 3. Kaya, ito ay the same sa number 4. Yan. Okay? Tapos, ito 12, umakyat sa taas. 12, pumunta doon, 6. Okay? Yung 6 na yan, kung titignan mo hanggang sa 5, ay iisa lang sila. So, ito yung number 5 din. Okay? 5 pumunta dito, 7. Okay? And then 7 is to 8. 5 pumunta dito,
7. Okay? 7. Pag titignan mo yung 7, parehas lang yan sa 8, kaya ito yung 8. Okay? Ngayon, nag-islanting 7 to number 10, 8 to number 9. So, itong 7 bumaba, ito yung number 10. At the same yan sa number 9. Okay. So, i-check mo ngayon yung mga lines mo. Okay? You have 9, 10, 7, 8, 5, 6, 5, tapos 3 and 4, 14, 13, 16, 22, tapos yun na, 15, 17, 18, 19 doon, 28. Umakyat, 23, 19, 24. Then you have 20, 21. 21 diretso yan doon, 22. Yun na yun. Okay? So, ano ngayon ang wala? Okay? So, kumpleto ka na. Dito may kita mo mayroong 11. Nasaan connected yung 11? Nasa 10. Okay? So, ito yung 10 mo. Ibig sabihin, ito yung number 11. So, that is the complete views ng front view. Ito ngayon, yung islanting na nakikita mo sa isometric drawing. Ito yung islanting na yan. Okay? So, ito yung portion na ito. Yan. So, yan yung frontal presentation. So, yung next dito, ito yung tinatawag nating right side view naman. Okay? So, ibig sabihin, i-position mo yung tingin mo dito para makita mo yung object na yan. So, kung paano natin siya makikita, ito yung ating right side view. Yan. Okay? So, right side view. Ano yung pinaka-visible na nakikita mo? Pag nandito ka, meron kang 22 connected sa 21. Tapos, 21 connected sa 10. Tapos, 9 to 22. So, yun na kaagad ang kunin mo. Yung linya na to, yung corner na yan, this is 22. Diretso yan hanggang doon. Ito yung 21. Okay? Tapos, umakyat yung 22, pumunta ng 9. 22, 9. Okay? Tapos, followed by 10. 10, ito yung 10, bumalik doon sa 21. Okay? So, titignan mo ngayon itong 22 at 21 dito sa front view mo, dito sa front view. Okay? Makikita mo yung number na yan on the same line. To ito yon. 20 and 21, ito na yan sa right side view. Okay? Now, yung 9, umakyat sa 8. Yung 10, umakyat sa 7. Okay? So, 9 to 8. 10 to 7. Ito yung islanting naman na makikita mo doon sa right side view. Ito na part yon. Ito na part. Okay? Next is... yung number 10, see? Number 10, dito ka nakatingin. Dito ka nakatingin. Direct, dito ang diretso ng tingin mo. 10, 11. So, ibig sabihin, yung 10 is the same as 11. Okay? Punta ka ng taas. 8, 2. So, meron kang 8, the same as number 2. Okay? Meron kang 7. 7 is the same as 5. Ito yung 5. Ngayon, yung 5, merong maliit dyan, 6. So, ito yung number 6. Okay. Pag didiretso ang tingin mo ulit, 6 is to 4. The same corner sila ng number 4. Okay. Number 4, pumunta dito, 3. 4, pumunta dyan, number 3. Kung titignan mo yung 3, connected doon. So, ibig sabihin, yung 3 is the same as number 1. Okay? So, Yung mga line na ito ngayon, yung 8 na yan. Okay, ito yung horizontal niya. 8, diretso yan doon. Ito yung 8. Pagdating din sa taas, pag susundan mo yon, okay, yung linya na yon, eksakto yan, dapat nakalinya yung 8. Doon mo makikita yung 8. Okay, nandyan din yung 9. Okay, nandyan din yung 22. Okay, so babalik ka, 8, 9, 22. So, the same lines, lahat yan. Para hindi ka malito. Okay. Next is, meron tayong yung 3, bumaba, 14. Okay? 3, bumaba, 14. Ito yung 14. Okay? Pag dito ang tingin mo,
at saka yan, 14 connected to 16, ibig sabihin, ito ay the same as 16. Okay? 16 pumunta doon, 12. 16 pumunta dito, 12. Okay. Yung 12 na yan, pag doon titignan, 13. So, ibig sabihin, this is the same as 13. Okay? Now, itong 24 and 23 naman, islanting siya eh. Islanting. Ganun. So, nakalinya yan dyan. Nakalinya dito. Okay? So, itong line na to, kung susundan mo, makikita mo nag-intersect dyan. Connected yan doon. Ito yung linya na yon, yung invisible. So, ibig sabihin, ito is 23 at the same time, 24. Okay? Yung 23 na yan, bumaba, letter A. Ito yung letter A. Okay? And that letter A, diretso doon, 19. Parehas sila ng corner. 19. Okay. To complete, 21, 20, 18, 17, 15. Iisang corner yan. Nandito yan lahat. Okay? So, may 21 ka, may 20, may 18, may 17, may 15. So, iisang corner lang yan. 1, 2, 3, 4, 5 na numbers na iisa ang corner. Ito yung islanting niya. Ito naman yung islanting doon. That is right side view. So, kung titignan mo lahat yun, okay? Kung titignan mo lahat, doon sa top view natin, okay? Tignan natin yung top view. Yan. Yung top view, nandoon yung intersection na B. Okay? So, ibig sabihin, yung B na yan, kung titignan mo diretso, dito sa front view muna. Yung 2 na yan, kung didiretso mo yan, makikita mo, nandyan yung, ito yung 1 at saka 2. Tapos, ito yun eh. 1 and 2 sa front view, iisa. Tapos yung 15, connected yan sa B, invisible line. So, ito naman yung letter B. Yan. Okay? So, pagdating sa right side view ngayon, saan mo ilalagay yung letter B? Okay. Tignan mo doon sa top view, nang galing sa top view, B, yung linya na yan, diretso, intersection, bababa, 22 is the same as letter B. Okay? So, ito na yon, 22 to letter B, yun yung imaginary line or invisible line na nakikita mo sa orthographic drawing. At yung 15 na yan, to B, is coming from the front view. Ito yung right side view mo. Ito yung top view mo. So, kompleto ngayon yung linya mo para sa orthographic drawing. Ganun lang kasimple. Para mas specific yung pagkakagawa natin. Okay? So, let's say for example. Merong ibinigay sa inyo. I will just do it in freehand, ha? Yan. So, dalawang line for example. Okay? Ito yung kanyang top view. Let's make it very simple. Okay? Ganyan for example. Okay? Lagyan natin ng line. Okay? Sabihin natin, ito yung visible. Ito yung visible. Okay? So, ilagay natin ito the top view. Okay. Pagdating sa baba, ganyan. Okay? Tapos, dalawang, yan niya. Yan yung height niya. Okay? So, yung object naman na ibinigay is ganito. Okay? Diretso. Sabihin natin islanting ito. Yan. Diretso. Ganyan. Okay? Na yung kanyang right side view naman, kasi ito na yung susunod nyo after ng orthographic. Okay? Diretso natin. Okay? Ito yung 45 degrees. Nag-extend yan, nag-connect, pababa. 45 degrees, nag-connect, pababa. 45 degrees, nag-connect, pababa. Freehand ko lang, ha? Okay?
freehand lang siya. So, ang kanyang right side view naman is ganito. Ganyan. Okay, so parehas lang. Kumbaga. Okay? Parehas lang yung kanyang view. So, you need to analyze properly kung ano yung magiging kanya. Ang pwede mong magawing basihan dyan, dahil halos parehas naman yung top view at saka right side view. And ito yung ating front view. Should say? Front. Tapos ito yung ating right side view. Okay? So, ang pinakasimpleng gagawin mo dyan is unang-una, gumawa ka ng y-axis. Okay? Kunin mo yung sukat dito sa right side view. Lagay mo dito. Okay? Kunin mo yung height ng top view. Let's say ito yan. Ganyan. Okay? Tapos kunin mo yung size ng length. Ito yan. Ganyan. Sa upon. Okay? Tapos extend the line. You extend the line. Yan. Okay? Hanggang sa magawa mo yung kanyang tinatawag na isometric box. Yan, yan yung kanyang box. Okay? So, ano yung magiging basihan mo dito? Kung ganun yung object. So, sa front view, ito yung corner na to, the same yan as dito. Okay? So, meron siyang islanting eh. Parang islanting na ganun. Tapos, ito equal-equal na yan. Okay? Ngayon, pag titignan mo yung part na ito, bakante. So, ibig sabihin, itong linya na to, bakante. So, paano ang gagawin mo? Pumunta ka doon sa corner na yan. Hanapin mo yan. Ito siya. Okay? Kung bakante yan, kailangan mo siyang i-cut. Okay? I-extend mo yan pababa. Mula dyan hanggang dito, ito yon. Mag-extend ka. Magkukonek yan dito. Anong nangyari? Nawala na ito. Nakat mo na to. Okay? So, kung nakat na yan, at ito, ang islanting na yan ay mula dito, pumunta ka doon sa linya na yan. Punta ka dyan, sa corner na yan, diretso ka doon, magkakaroon ng intersection. Yung intersection na yan, magkukonek dito. Okay? So, ibig sabihin, itong corner na to, pag titignan mo right side view, ito na yon. Okay? Yung linya na yan, ay yung corner na yan, ito yon. Okay? Tapos, ito hanggang doon yan, na gitna, dahil yung corner na yan is ito. Okay? Pumunta ka doon, ito yon. Kung ito ay ibinaba mo, ibaba mo rin yan. Pag in-extend mo yan, mag-i-intersect. Pag nag-intersect yan, connected. Anong ibig sabihin? Pag titignan mo sa front view, yung line na yan, islanting na. Okay? Diretso dito. Yan. Ito. Connected siya dyan. Okay. So, ibig sabihin, ito is islanting. Okay? Na kung titignan mo yan sa right side view, ito na yon. Okay? Kung titignan mo sa top view, ito yun. Ito siya. O, bakante na yan. May linya dyan. Okay? Tapos dito, bakante rin. Bakante. Okay? So, ibig sabihin, bumaba. Therefore, kung bumaba yan, ibaba mo ito. I-extend mo yan. Either ito, o kaya ito. Isa lang ang connection niyan. Pag ibinaba mo yan ngayon, didiretso ito. Yan. So, meron ka ng isang square. That square is represented by this line. O kaya yun, sa top view. Saan? Sa right side view. Ito na linya. Okay? Since bumaba yan, bababa ito. Diretso dito. Ito na yung bumaba. Okay? Ngayon, ito diretso dyan. So, ito yung linya. Okay? Yan yung linya. Connected dyan. Nasaan yan sa top view? Ito yon. Okay? Ito, sa front view, ito siya. Connected dyan. Yan. Tapos, ito diretso kasi, kaya connected siya dyan. Ganyan lang yung isometric ng object na yan. So, ganun gumawa ng isometric drawing. Paano mo naman makikita yung likod? Yung pinakalikod. Extend mo yung line na ito. Extend mo yung line na yan.
mag-i-intersect yan, connected siya dito. Ibig sabihin, meron kang invisible line. Nag-connect dyan. Connected. Dito yan. Tapos yun, nag-intersect sila doon. Yan yung nasa likod. Ito ngayon yung tinatawag natin na pictorial o kaya isometric drawing. Okay, isometric niya. Okay, so ganun ho kasimple. Ang importante dito pag nag-prepare ka ng isometric is tignan mo maigi bawat corners, bawat unit ng three main views na ibinigay dahil yun ang pagbabasihan mo sa paggawa ng isometric drawing. Ang unang-unang gawin mo is gumawa ka ng y-axis kung saan ito ay magsusukat ng width, ito ay magsusukat ng length, at itong pababa ay magsusukat ng height. Makukumpleto mo lahat yan. Yung sukat ng front view, dito yan mga galing. Yung sukat ng right side view, dito yan mga galing. Yung sukat ng height, dito dyan mga galing. Kumpleto lahat yan. Okay? So, that's it guys. This is the freehand sketching on orthographic drawing or constructing an isometric based on the given orthographic drawing. I hope I had again helped you with your burden. Till next time, guys. Thank you. And please subscribe to my channel.